Alam ko naman minsan nakakapagsalita ako ng mga bagay na nakakasakit din sa kanya. Pero ano sana eh, maging ano din sana siya, open na yung mga ginagawa din niya at mga sinasabi sa akin minsan, sobrang sakit. Minsan nagsasalita siya mga hindi magagandang bagay. Sa harapan ng anak namin na nakikita niya na yung pagdi-disrespect niya sa akin bilang tatay, masyadong bumaba yung pagiging lalaki ko sa tahanan. Yung pagiging ama ko naging tinapak-tapakan niya na parang dahil nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako at humina yung katawan ko. Parang basahan na lang ako sa kanya. Nawala na yung ano yung respeto niya bilang ama ng tahanan. Magandang hapon, Sir Mark Jacob. So, misis mo itong si Melody. Yes, po. Gano'ng katagal na attorney. Po kayong kasal? Since nung ano pa po, 2014 po. 2014. So, halos magsasampung taon na. Opo. Matapos, may anak kayo. Yes, po. Ilan ang anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. Ilang taon na? Kana 9 years old niya lang yung May 2. So, anong nangyari sa inyo? At saka, bakit na tangay yung anak niyo? Bali, ano po kasi, may usapan na kami na ngayong birthday sana niya, inong anak ko po. Baby niyo, okay. Opo. Bali, ipapasyal namin siya sa EK. Okay. So, may usapan na kami na may mga gagawin kami tapos para ma-celebrate nga yung kaarawan ng bata. Tapos biglang ano, meron kasi akong ginagawa sa bahay na project. Kasi gumagawa ako ng mga cabinet, mga ganoon, mga drawers. Bigla na lang akong inalisan kasama yung bata. Medyo hindi kami nagkaunawaan ng mabuti. Kaya yun, umalis siya. Bago nangyari to, tapos, magkasama pa naman talaga kayo. Opo. Kayo wala naman pong problema sa amin. Yun lang araw na yun. Kaya nga po nagtataka ako dahil napakababaw na dahilan para magkaroon kami ng paghihiwalay sa ganong sitwasyon namin na napakababaw na pag-aaway. Okay. Tapos ang nangyari po, tuloy mo. Sinama niya yung bata. Hindi ko po alam kung saan niya dinala hanggang ilang araw na hanggang ngayon. Baka naman may pinanggalingan, wala kang maisip na dahilan maliban dun sa may tinapos kang project? Bukod doon, minsan nagkakaproblema kami financially, mga ganun. Pero napakababaw po, napakaliit na mga bagay na gusot lang namin na minsan nagtatalo kami, hindi kami magkaunawaan. Yun nga, ang inaalala ko kasi yung anak namin ang naapektuhan dun sa mga ganun naming pag-aaway. Ang gusto ko po sana, hindi po ako pumunta dito para sirain siya o ano pa man. Ang gusto ko sana maging okay yung pagsasama pa rin namin kahit papaano at magkaroon ng intervention sana yung kasi nagiging ano yung bata ay naapektuhan dun sa mga minsan pag mag-uusap kami hindi na kami makapag-usap ng mahinahon. Konting bagay nagsisigawan kami, konting bagay imbis nag-uusap kami na nangyayari nauwi sa pagtatalo. Sa pagdidiskusyon, mga ganong bagay. May idea ko kung saan sila nagpunta? Nasa Bicol po. Inuwi niya sa Bicol. Doon po sa mga magulang niya. Ikaw ba nakakausap mo yung mga magulang niya? Hindi ko kasi nung araw na una yun, ang contact ko lang kasi sa mga magulang niya yung sa Messenger. Yung araw na yun, siguro si inutusan niya, huwag mag-online. So, maghapon, magdamag kong inabangan, hindi po nag-online Ay, yung mga magulang niya. Opo. Pero dati nakakausap mo dati naman yun. Dati po, natatawagan ko po, nag-online. Halos araw-araw naman po nag-online yun. Ngayon, pero simula nung hindi talaga nag-online. Kaya hindi ko nakausap. Ang sabi nga ho sa akin, attorney, alam ko naman ho na babalik siya. Kaya lang, tinext niya ako na ang plano niya, pagbalik niya dito, kukunin niya na lang yung mga gamit niya at lalayasan niya na daw ako tuluyan at makikipaghiwalay na siya dahil
hindi niya na daw gusto yung ugali ko, yung mga... May mga sinasabi siya na yung kuya, mga... Kuya, isa lang ang iniisip natin. Anong tingin mo? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba, baka meron siyang iba na... Tingin ko naman ho, hindi niya gagawin, pero siguro, ano, hindi ko masabi na... Kasi minsan yung ganyan, yung gumagawa anong, na lang na, at least, pinutol niya muna yung sayo. I mean, yung relasyon niyo, parang ganun, bago siya mag-transition, o baka meron na. Pero, ano lang yun ha, baka lang. Hindi ako sure doon, pero parang mapapaisip lang ako, baka meron na siyang iba. Tingin mo, meron kang naisip na gano'n? Wala naman no, kasi hindi ho sumasagi sa isip ko yun dahil hindi ho ako nangingialam ng mga cellphone niya, nung mga messenger niya, Facebook. Kasi kung hindi biglaan lang na sabi mo walang dahilan, tapos biglang umalis. Yun nga po eh. Sinasabi ngayon, may mga binibigay siya sa iyong dahilan Opo. At ayaw niya nang ayusin. Yung mga past po, binabalik niya eh, na parang ganito ka kasi, ganyan ka kasi. Magandang hapon, Chairman Dexter Celestial. Magandang hapon po, ma'am. Hi, sir. Sir, nandito po kasi sa radyo ngayon si Mark Jacob. Gusto niya sanang makausap yung asawa niya tsaka yung anak niya. Yung asawa niya si Melody Jacob. Tumakas daw nung May 2, umuwi dyan sa pamilya niya dyan sa may barangay Calero. Kilala niyo po ba dyan sa barangay niya yung pamilya? Pelias. Opo. Yes po. Ayun po sir, baka po matulungan nyo itong si Sir Mark Jacob na makausap man lang sana si Melody tsaka yung anak niya dahil biglaan tapos talagang na-news blackout na siya tungkol dun sa pamilya niya. Gusto niya lang sana makamusta, malaman kung anong magiging plano lalo na yung condition or sitwasyon ng bata dahil nag-aaral pa yung bata. Yun po sana. Tulad nga po nung... Pagtawag nyo kanina, pinuntahan ko po, pinapuntahan ko rin sa bahay nila, may pinuntahan daw po. Ah, wala doon? Maaari po, wala po sa bahay nila. Maaari po mamaya, pag-uwi, babalikan ko po, tapos kukuntahin ko po kayo agad kung naan dyan na. Ayun naman pala. Abuti po sir, kilala nyo sila. Yes po, dati pong kagawad yung kanyang mama ng barangay. Okay. Kaya maayos po na, okay naman silang ano, mga mamaya ng barangay Calero. Ayun, kagawad naman pala yung parents, yung nanay ni Melody. So sir, pwede humingi lang kami ng konting request sa inyo. Ano po yun? Ayun po. Kapag po dumating, siguro i-coordinate po namin sa inyo si Mark Jacob, yung asawa ni Melody, na pagka po nandyan na, kung si Melody sa bahay niya at mapuntahan nyo, maabutan nyo na po, kung pwedeng itawagan nyo po si Mark Jacob para makapag-usap man lang. Wala naman pong ibang pakay na nilapit dito si Mark Jacob. Wala namang sinabing magkakaso siya o kung ano man. Gusto niya lang malaman, makamusta yung anak niya at malaman kung anong plano nila. Aalis na po ba siya sa pinyan ninyo? Ano po yan, sir? Aalis na po ba siya ngayon? Alis po siya pero pwede po naming ibigay sa inyo yung number ni Mark Jacob para po pag nakausap nyo na si Melody, pwedeng tawagan nyo siya para pwede po sila mag-usap sa cellphone nyo at saka tawagan nyo siya. Baka po misunderstanding lang. Opo, actually maayos naman po ito ng usapan at kung talagang, kung sakali mang talagang maghihiwalay man sila, kung ayaw talaga ni Melody, mapag-usapan lang kung anong magiging arrangement nila sa bata o at saka sustento. Alam niyo naman po sa barangay, hindi naghihiwalay. Bawal na bawal po sa barangay ang pagpaghihiwalay sa mag-asawa. Tama po, yun po. So yun po sir, kung pwede lang po nating magawa ng paraan na makonek lang sila po kahit usap lang. Po, makapag-usap. Opo. So yun, Sir Mark Jacob, mamaya kung ibibigay natin yung number mo kay Chairman para at least man lang makapag-usap kayo. Opo. So yun, magagawa natin ang paraan yun. Tapos, maraming salamat po, Chairman Dexter Celestial. Salamat. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Kasi dinala po from here sa Manila, inuwi po sa Bicol nitong si Melody Jacob. Melody. Opo. Yun po, kasi syempre biglang na uproot yung bata, so mula dito, nang biglaan, so gusto na niyang malaman kung anong status. Although si Sir Mark, open po talaga na magkabalikan, ayusin nila yung problema dahil maliit lang naman daw ng bagay ang pinag-awayan nila.
Although ang tenor po ni, ang sabi po yata ni Melody, eh, gusto niya na makipaghiwalay. Pero syempre na po, ang pinaka-priority natin yung bata. Yung best interest ng bata, okay? Tama po kayo, ma'am. Opo, oo. So kung pwede po, pagka, kasi pupuntahan din naman po nila chairman yun, kung masilip nyo na rin po yung bata, kung okay opo, naman. Opo, ma'am. Eh, ano na lang, may narinig ko naman yung ano din, usapan. Then mag-usap na rin lang kami ni Cap Dex. At madali lang naman yan puntahan. Malapit lang ang Kalero dito sa munisipyo. Ayun. So pwede ko siyang mapuntayan siguro mamaya. At or kung hindi mamaya, kasi kung wala doon sa bahay nila, baka bukas ng umaga. Yan ang priority ko bukas. Sige so, po. Kahit mamaya pag nag-ano, ma-contact na lang ako kay Captex. Madali man kami ano. May close coordination man kami yan. Very so, good. So inform ko na lang din kayo kung sakali kung ano ang maging usapan or update mamaya or bukas ng umaga. Sige po. Ma'am, bigay din namin po sa inyo yung number ni Sir Mark Jacob. Ay, sige na po. Opo. Ayan po. Kunin ko na po, madam. Sige po. Ilipat po namin kayo doon sa reporter namin para ma-coordinate po lahat. Ah, sige po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Okay, thank you po. Sir, may mensahe po ba kayo kay Ma'am Melody? Ang masasabi ko lang sana sa kanya, maging ano sana siya, mahinahon at pag-isipan mabuti yung mga bagay na didesisyonan niya kasi naapektuhan yung anak namin eh. Alam ko naman minsan nakakagawa ako ng ano, nakakapagsalita ako ng mga bagay na nakakasakit din sa kanya. Pero ano sana eh, maging ano din sana siya, open na yung mga ginagawa din niya at mga sinasabi sa akin minsan, sobrang sakit. Minsan nagsasalita siya mga hindi magagandang bagay. Sa harapan ng anak namin na nakikita niya na yung pagdi-disrespect niya sa akin bilang tatay, masyadong bumaba yung pagiging lalaki ko sa tahanan. Yung pagiging ama ko naging tinapak-tapakan niya na parang dahil nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako at humina yung katawan ko, parang basahan na lang ako sa kanya. Nawala na yung ano yung respeto niya bilang ama ng tahanan. Sana naman mabuksan yung mga mata niya na nakikita ng bata yung lahat ng mga nangyayari dun sa loob ng tahanan namin. Mm-hmm. Ako nakikinig ka man ngayon, nak. Sana pinaglaban mo na ano na hindi nangyari to at sinasabi ko naman sa iyo lagi na ikaw yung maging tulay sa amin ni mami mo kung nakakagawa kami ng nakita mo yung mga kamalian namin, nakita mo yung kamalian ko bilang tatay, nandiyan ka anak para maging tulay, pagayusin mo kami at ikaw yung maging ano namin, maging lakas para maging buo tayo. Kasi gusto ko lumaki ka ng buo yung pamilya mo at magabayan kita hanggang sa huling oras at huling araw ko na ibibigay sa akin ng Panginoon dito sa mundo. Yun lang. Mahal na mahal kita, anak. Nakita ko naman very sincere si sir. Sana nga sir maayos niyo to. The fact na ikaw gusto mo pa ipaglaban, may pag-asa yan. So, tingin ko, konting ano lang, patience, tsaka yun nga. Well, sana, maayos nyo. Yes, opo. Sige sir, bibigyan po namin kayo ng feedback once po na makausap din po namin si Ma'am Melody. And yun nga po, nire-reach out po natin, sinusubukan po nating makausap si Ma'am Melody sa tulong po nila Chairman Dexter at gayon din po si Ma'am Belinda Lucena ng MSWD po ng Panganiban Camarines Norte. At sir, saan po ba kayo uuwi ngayon? Camarines Norte na din po? Hindi po, sa DASMA po. Sa DASMA. Sige sir, kung may maitulong po kami for your medical assistance, sir, sabihan nyo lang po kami para po ma-schedule po natin sa ospital. Kasi napansin nga po natin yung ano po ba nangyari dyan, sir? Nagda-dialysis po kasi ako eh. Dialysis patient po. Okay. Ano kasi si sir sa ano, sa kamay. Opo. So, actually, pwede natin refer siya sa ACCIS. Yes po. Para matulungan kayo. Ako po yan. Nung hindi pa ako nagda-dialysis. Kayo po yan. Opo. Kuya, ang cute mo. Mm-mm.
Ano na po kasi lang. Ako eh, magna 9 years na rin ako nagda-dialysis. So, ano may ano kayo sa liver? Hindi po yung kidney po. Ah, kidney. Sira na po yung kidney ko eh. Ah. Ayun, kaya... Eh, yung... Pakita mo nyo po sa mga netizens sir, yung sa kamay nyo po. Ayan. Mm-hmm. Yan po mga kapatid yung sa kamay po ni Sir Mark Jacob. Okay. Sir, sige po. Yun nga po kung may maitulong po kami financially, medical po, sabihan nyo po kami. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio. At kung mag-reach out po si Mo Melody at ang inyong anak, agad po naming sasabihin sa inyo para makausap nyo po at makasama nyo po yung inyong anak, sir. Apo. Maraming salamat po, ma'am, sir, attorney. Sir, ha? Opo. Okay. Salamat po, sir. Magandang hapon po.